Magandang umaga, kumusta po? Narito po dito ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng October 19, 2023 na kung saan sa ngayon ay walang anumang sama ng panahon na ating binabantayan sa loob at labas ng ating area of responsibility na maaari po na makapekto dito sa ating bansa for the next 3 to 5 days at gaya ninyong napapansin ay wala pong masyadong makakapal na kaunapan sa palibot po ng ating bansa. Sa ngayon ay meron po tayong shear line na umaabot dyan sa silangang bahagi ng Central Luzon. Ang shear line nga po ay linya kung saan nagsasalubong ang malamig at mainit na hangin. At ang northeasterly wind o yung malamig na hangin ay patuloy po ang pag-iral dito sa northern part ng Northern Luzon. At sa atin pong long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na namamataan na tatawid dito sa ating bansa, posibleng hanggang po sa matapos ang buwan na ito. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil sa shear line ay may tsansa na mga isolated rain sa silangang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quirino, Quezon, Camarines Norte at may mga isolated rains rin sa ilan pang bahagi ng Oriental Mindoro, Marindoke, Palawan at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil pa rin sa shear line ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan dyan po sa may silangang bahagi ng Luzon at maulap na kalangitan rin with isolated rain sa ilan pang bahagi ng Palawan, Oriental Mindoro, ilang bahagi ng Zamboanga del Sur at Tawi-Tawi. At mamayang hapon, mas maraming lugar na sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong parangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals pero moderate rough po ang mga alon dyan sa baybayin ng Northern at Central Luzon na posibleng aabot po hanggang sa 1 to 2.5 meters height. Sa atin pong mga kababayan, lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka ay hanggat maaari iwasan muna natin ang papalaot po dyan sa may seaboard ng northern part ng Northern Luzon para po mas makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!